So what's up mga ka-Janrock? Ayan, welcome back sa aking YouTube channel, Janrock Studio. So for today's video guys, mag-upload ulit ako ng isang patch. So requested pa rin to sa atin ng isang subscriber. Okay, so sa nag-request, shoutout sa'yo Lodi. Ang kanyang nirequest sa atin na kanta is Scorpion na patch. So bali gumawa ako ng dalawang patch. Yung isa is para sa clean tone at yung isa ay para sa solo lead niya. Okay, so umpisahan natin guys. Yung sa akin, nilagay ko siya sa 5A na preset. And so pili lang kayo ng paglalagyan nyo. So una natin gagawin para sa mga kabibili pala ng MG300. Click lang natin guys yung mode. Ayan. So dito sa mode, meron niyang low, mid, high. So makikita nyo naman. Tapos itong nasa taas, ito naman yung kanyang output. So meron ditong studio direct. So ikot natin yung knob na select. Yan, merong combo front, stack front, tsaka combo rear, stack rear. So yan yung output natin. So bali ang ginagamit ko dito guys is yung studio direct kasi wala naman akong amplifier. Yan. So copy nyo rin to, itong mga timplan itong low mid high. So para ito sa mga kabibili pa lang ng MG300. So click na lang natin yung mode tapos punta kayo dito. Templahin nyo tong ano niya, low, mid, high. So ganyan lang, mababa lang siya. So after nyan, click natin yung save. Ayan. Okay guys, so ang una natin gagawin na patch ay yung kanyang clean tone. So ito yung para sa kanyang mga intro. So click natin yung edit. Okay, so after natin guys, maklik yung edit, punta muna tayo ng compressor. So click natin yung left arrow dito sa group module. Ayan. So kung mapapansin nyo guys, naka-effect bypass. Saka wala siyang logo sa taas, so meaning wala tayong nilagay na compressor dito. Kaya click natin ulit yung right arrow na group module. Right side. Ayan. So punta tayo ng effects. So dito sa effects, wala naman tayong nilagay na effects dito. So nakalagay dyan effect bypass. Wala rin siyang logo. So click natin ulit yung right arrow sa group module dito sa para mapunta tayo dito sa amp. Okay. So ang ginamit natin dito guys na amp is yung Deluxe Reverb. Ayan. So mapapansin nyo sa gain, mababa lang yung gain nito guys. So mga, siguro mga 8 o'clock to. 8 o'clock. Aranjus juice lang yun. Tapos yung level niya, ayan, medyo mataas yung level sa mga ano to, 3 o'clock siguro. Tapos click natin itong group module ulit na right arrow para lumipat tayo sa ibang button ng amp. Ayan, so Deluxe Reverb yung ginamit na amp natin dito guys. Ayan. So ito naman yung kanyang bass, mid, at saka yung treble niya. So yung bass niya, mababa lang din. So konti na lang to para mag 9 o'clock. Tapos yung mid, so ito talaga yung naka 9 o'clock siya guys. So tuwid lang naman yan. Ayan. Okay. Tapos yung kanyang treble,
So siguro mga ano to, 10 o'clock yung kanyang treble. So copy nyo lang yun, guys, screenshot nyo lang. Okay, so lipat na tayo ng cabinet. So click natin yung group module na right arrow ulit. Ayan, so ang ginamit natin dito, guys, na cabinet is yung block 112. Ayan. Tapos yung mic na ginamit natin dito is yung Dynamic SM57. Okay, tapos yung position ng mic niya, so ikot natin tong button na level, tong pihitan na level. Ayan, so nasa patatlo. So ito yung una, padalwa, tapos patatlo, ayan. So yung position ng mic niya is nasa patatlo, guys, sa dulo. Okay, so yun lang. Click ulit natin yung group module na right arrow. So lipat tayo ng equalizer. Okay. So ito, guys, lagi kong sinasabi ito sa mga video ko, no. Napaka-importante itong equalizer kasi minsan dito ko nagbabase ng tunog talaga ng patch na yung mga ginagawa ko. Okay, so yung basihan ko ng paano natin makuha yung timpla nitong equalizer. So dito lang ako nagbabase sa guhit. So yung button, 'di ba, nakita nyo, tapos yung mga guhit na linya, so itapat nyo lang yun diyan. Ayun. So mapapansin nyo itong padalawa is nakatapat sa guhit, 'di ba? So ganun lang para makuha nyo yung tamang timpla niya. Tapos yung red dot naman sa taas, guys, kapag nandito sa left side yan, so ibig sabihin, itong tatlo lang muna yung gagana. So para gumana yung tatlong nasa dulo, click ulit natin yung group module na right arrow para lumipat yung red dot dito sa right side. So click natin, yun. So ando na yung red, so meaning nun, yun ang tatlo yung gagana. So yung pwede nyo nang pihitin. Okay, so yun lang. Lipat tayo ng noise gate, noise reduction. So click ulit natin tong group module na right arrow. So makikita nyo naman walang logo, so naka-effect bypass. So ibig sabihin wala tayong nilagay na noise reduction kasi clean tone lang naman to, guys. So bali wala ka namang maririnig na hum kapag mga clean tone na tunog. So lipat na tayo ng modulation. Okay. So dito, guys, syempre laging kung mapapansin nyo yung mga patch ng Scorpions, lalo na yung mga intro na clean tone, is meron talaga siya mga chorus, di ba, guys? Ayan. So dito, gumamit tayo ng chorus. So ang ginamit natin is yung classic na chorus. Ayan. So makikita nyo sa depth, at yung rate. So mataas lang ng konti siguro sa kalahati ito, no? Pero pantay lang naman sila. Okay. Tapos, dito naman, wala namang page 2 or page 3 dito sa chorus na effects na to. Bali, guys, meron tayong gagawin dito na trick dito sa clean tone na patch. So kailangan natin, guys, mailipat itong modulation doon sa gilid ng amplifier. So bakit ko to, guys, gagawin? So napansin ko dito kasi sa MG300, kapag maglilipat tayo ng ano bang tawag dito, guys, chain, di ba? Kapag maglilipat tayo ng chain dito, dito sa MG300 kasi, guys, kapag naglipat tayo doon sa gilid ng amp, mas maririnig yung effects ng malinaw. Yan. So, kailangan ilipat natin tong chorus, modulation chorus, doon sa gilid ng amp. So, paano ito ilipat, guys? So, click natin yung, ikot natin tong master na pihitan. Yan. So, napansin nyo, guys, lumipat yung modulation. So, balik natin dito sa ano, para makita nyo. Ikot ulit natin. Ayan, guys. Oh. So, pwede siyang pagpalitin. Okay. So kailangan nandito yung modulation, guys. So ikot lang natin yung master na volume. Kapag lumipat yung modulation dito sa gilid ng amp, so okay na yun. Okay. So after nyan, click natin yung group module ulit na right arrow. So punta tayo ng delay. Kasi andun na yung modulation sa kaliwa. Ayan. So dito, guys, gumamit din tayo ng delay. So ang ginamit natin na effects dito is yung tape echo. Okay, so sa time niya, makikita nyo naman, mataas to. So screenshot nyo lang yan. Feedback, so mababa lang yung feedback. So kung mapapansin nyo, may page 1, 2, and 3. So ikot ulit natin yung master na hitan para lumipat tayo ng page 2. Yan, so dito sa page 2, andyan yung mix. Okay, so mapapansin nyo sa mix, mababa lang to. So copy nyo lang, screenshot nyo. So dito naman sa page 3, so wala naman siyang wala naman tayong pagpipilian dito sa page 3, guys. So ikot natin tong master. After nyan, lipat na tayo, guys, ng reverb. So click natin itong group module right arrow.
Ayan, so ang ginamit natin dito ng reverb guys is yung room. So bali yung kanyang timpla, mapapansin niyo naman, magkakapantay lang sila sa kalahati. So yun lang, lipat na tayo ng pedal level. Ayan. So dito sa pedal level makikita niyo nasa kalahati lang naman yan guys. Ayan. So yun lang para mabilis yung video natin para magawa na natin yung isang patch para doon sa solo lead niya. So pagkatapos yan, click lang natin yung save. Okay, so dito guys, madali lang naman maglagay ng pangalan. So click lang natin tong ikot lang natin tong select. Panglipat siya ng mga letra. Tapos yung group module na right arrow guys is yun din yung ating maging space. Ayan, so lagyan natin ng clean tone. Okay guys, so fast forward na natin para mabilis yung video. So nilagyan natin siya ng pangalan na Clean Scorpion. So pinagsi ko nila yung dulo, nilagyan ko nila ng tuldo guys. So click natin yung save pagkatapos. Ayan, so meron na tayong clean tone nitong Scorpion patch. So ito yung ano, para siya sa mga ano niya, intro ng mga kanta niya guys. Okay, so next natin gagawin na patch is yung para sa solo niya na lead. So bale, ang paglalagyan ko lang dito guys is 5B. Para hindi siya masyadong malayo. So madali lang ilipat, isang tapak lang. So punta tayo ng 5B. So bale, meron na talaga guys. Meron na talaga tayong patch nito. So ang gawin nyo guys, gawin nyo lang na magkatabi lang siya para hindi kayo mahirapan maglipat kapag nasa solo na. Part ng solo lead nung kanta. So click natin yung edit. Yan. So punta muna ulit tayo ng compressor. So dito guys, wala pa rin logo, naka-effect bypass, so wala tayong nilagay na compressor dito. So lipat ulit tayo ng effects. So mapapansin nyo, wala din siyang logo, effect bypass. So wala tayong nilagay dyan. Lipat na tayo ng amplifier. So ito guys, ano to ha, ito yung para sa solo niya, sa mga lead niya. Itong patch na to. Okay, so ang ginamit natin ditong amp guys is British 2000. Ayan. So yung gain, mapapansin nyo yung gain, naka 3 o'clock. So mataas yan. Medyo matapang yung kanyang gain dito. Okay? Tapos yung presence niya, so medyo mataas din yung kanyang presence. Kung mapapansin nyo, malapit na siya sa 3 o'clock. So kunti na lang, magti 3 o'clock na siya. Ayan. So yung level niya, mga 11 o'clock guys. Ayan. Malapit na sa kalahati. So ano lang, screenshot nyo lang yan. Copy nyo lang. Okay. So lipat na tayo ng ibang button nitong amplifier. So dito na tayo sa bass, mid, at saka treble nya. Okay, so makikita nyo dun sa bass nya, siguro mga ano to, mga 10 o'clock yan. Tapos yung kanyang mid, mababa yung mid nya rito guys. So mga 8 o'clock, mga 8 o'clock to. Ayan, tapos yung kanyang treble guys, mapapansin nyo, so mga 11 o'clock siguro to. Ayan. So screenshot nyo lang, copy nyo. Lipat na tayo guys ng cabinet. Okay, so click natin yung group module ulit, right arrow. Ang ginamit natin ditong cabinet guys is yung G12M 412. Ayan. So hanapin nyo lang yan kung hindi nyo makita yung cabinet. So makikita nyo naman yan, G12M412. Okay. So yung ginamit natin condenser dito is na mic is yung condenser C414. At yung position ng mic niya guys, tingnan natin. Ayan, so nasa patatlo. Ito yung una, padalawa, tas patatlo. Ayan, so nasa patatlo yung position ng kanyang mic. Okay, so sa mic, condenser C414 at yung ating cabinet is G12M412. So lipat tayo ng equalizer. Ayan, so makikita nyo, yung equalizer natin, medyo hindi naman siya ganun ka komplikado. So pantay lang siya, bali yung bass lang niya, no? Yung medyo mababa, tsaka yung kasunod. So bali dito sa apat, nakikita nyo naman, pantay-pantay na sila. So yun, lipat tayo ng noise reduction. Okay, so dito guys, naglagay na ako ng noise gate, noise reduction, no? Kasi ano na to eh, solo lead, so siyempre, medyo matapang yung drive, may kasamang hum na sa gitara, medyo may ingay na ng konti. So kailangan natin maglagay ng noise reduction. So kung wala naman ingay yung mga gitara nyo guys, so pwede nyo namang hindi yan lagyan ito. So para lang yan doon sa mga may problema yung gitara katulad nung sa akin, medyo may ingay. Ayan. So yung threshold, mababa lang yan, tsaka yung DG guys ha.
huwag nyo siyang iaangat yung threshold kasi magkakaroon siya ng problema. Yung sustain niya is mapuputol kapag mataas yung threshold. So, ganyan lang yan guys, mababa lang. Okay, so lipat na tayo ng modulation. So, dito guys, naglagay ulit ako ng modulation. So, ang ginamit ko rito is chorus ulit. Chorus na CE1 naman yung ginamit natin dito. So, kung mapapansin nyo yung depth tsaka yung rate niya, pantay naman siya. So, parehas lang yan. Tapos, so may nakita kayo dito ng page 2. So, lipat na tayo, ikot natin yung master na pihitan para lumipat tayo doon sa page 2. Okay? So, dito yung mix. Makikita nyo yung mix niya, medyo mababa lang yan. So, mga ganyan lang ang timpla niya. Para, dito naman guys, kung mapapansin nyo na yung kanyang mga solo is medyo naririnig nyo na merong mataas-taas yung chorus. So, pwede nyong dagdagan guys yung mix kung nabababaan kayo sa chorus kung medyo mahina. So, angat nyo lang yung mix ng konti. Okay? So, after nyan, lipat na tayo ng delay. Okay, so dito gumamit ulit tayo ng delay. Naglagay tayo. So, click natin ulit. Lipat tayo. Ayan. So, tape echo ulit yung ginamit nating delay dito guys. Sa time, makikita nyo, mataas yung time natin dito. Yung feedback. Ayan, so mababa naman yung feedback. So ikot ulit natin yung master na pihitan para lipat tayo ng page 2 sa mix. Ayan. So ito naman yung mix niya guys. Screenshot nyo lang yung copy, mababa lang yan. Okay, tapos sa page 3, wala naman dito sa page 3. Ayan. So lipat tayo ng reverb. Okay, so ang ginamit nating reverb dito guys is hall. So makikita nyo dito, yung mix niya ay mataas. Tapos yung decay niya, medyo mababa lang ng konting-konti doon sa mix niya. So parang nagkakaparehas lang din ano. Okay, so lipat na tayo ng page 2. Ikot natin yung master na pihitan. Ayan. So meron siyang pre-delay tsaka dump. So dito, makikita nyo yung pre-delay niya tsaka dump. Pantay lang din siya. Ganon din siya kataas. Okay? So copy nyo lang yan, screenshot. So lipat na tayo ng pedal level. Ayan. So sa pedal level niya, nasa kalahati lang. Hindi naman siya ganun kababa, hindi rin siya ganun kataas. So, palala ko lang guys ha. Itong pedal level is pang ano lang ito. Pang fix ng volume. So, ang pinakang volume pa rin, natin dito is yung pedal nitong MG300. So, dito pa rin tayo magkocontrol ng volume. So, bali itong pedal level is yung pang fix lang ng volume niya kung gano'n siya kalakas. Okay? So, pagkatapos niyan, click natin yung save. Lagay ulit tayo ng pangalan. So yan guys, pinas forward ulit natin. So naglagay ako ng pangalan dito na Lead Scorpion. So pinagsi ko na lang. Ayan. So yan lang guys, after nyan, click na natin yung save. Ayan. So meron na tayong, balik tayo dito sa 5A. So meron tayong clean tone na patch para dun sa mga Scorpions na kanta. So meron na rin tayong lead tone para dun sa mga solo naman nung kanta ng mga Scorpions. So yun lang guys, maraming salamat ulit dun sa nag-request at dun sa mga ibang request. Abang-abang lang po tayo, no? So pinipilit kong gawin yung mga request nyo guys. Pasensya na kung medyo matagal natin hindi nagagawa, pero iisa-isa natin yung mga request nyo guys para magawa natin. So yun lang guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa guys. Salamat sa mga nag-subscribe din. So thank you guys, thank you.